Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, 12 ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Akab sa bundok ng Carmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umumik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon." Samantala, may 450 ang mga propeta ni Baal. "Bigyan ninyo kami ng 2 toro. Pumili sila ng isa. Katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. Ihahanda ko rin ang 2 sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos." At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami." Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy." Kinuha nga nila ang 1 sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. "Baal, Baal, pakinggan mo kami," sigaw nila, samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana. Ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian na nilibak na sila ni Elias, wika niya, "Lakasan pa ninyo, alam naman ninyo ang inyong Diyos. Baka may ginagawa o may pinuntahan, o baka naman natutulog kaya't kailangang gisingin." Lalo nga nilang nilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak tulad ng kanilang kinaugalian, hanggang sa sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng ahin, ngunit wala pa ring tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan. "Lumapit-lapit kayo," wika niya, at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng 1 kanal na may lamang 2 baldeng tubig. Isinalansan niya ang kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, nag-utos siya, "Kumuha kayo ng 4 bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy." Gayun nga ang ginawa nila. "Buhusan pa ninyo," sabi ni Elias, at binuhusan nila. "Minsan pa," utos uli ni Elias. Maka-ikatlo nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin. "Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod at ginawa ko ang lahat na ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila inyong pinagbabalik loob." Noon di, nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw.
ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon lamang ang Diyos. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan, Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Silang bumaling sa ibang Diyos, sulirani abot-abot. Sa pagsambang gawin nila, ako ay hindi lalahok. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ikaw lamang, o Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Aleluya, aleluya. Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon." Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.